So, problem number 23 na tayo sa particular solution of the repeated roots. So, una, i-convert muna natin. So, makikita po natin, napakaraming initial condition, no? So, yung particular natin, napakadami. So, expect nyo na na mahaba yung solution. So, ito, i-convert muna natin to auxiliary, no? So, that is m. m3 minus 3m minus 2 is equivalent of 0. Tama ba? So, ang nang gagawin natin dyan? So, synthetic na lang tayo kasi naka-cube yan. Tapos, hindi pa siya naka-squared, di ba? So, synthetic na lang tayo. So, sana, hindi nyo pa nakalimutan si synthetic division, di ba? So, ang synthetic division, kinukuha po natin yung mga coefficient ng auxiliary. So, that is 1. So, dito, 0. So, dito, 3. And dito, negative 2. So, yan. So, kung bakit nagtataka kayo, meron ditong 0. Kasi tingnan niyo po yung problem. Naka-cube. So, ibig sabihin, meron tayong pagitan dito. So, anong tanong? Ano yung pagitan? Ang pagitan po nila is m squared. Kasi m lang ito, di ba? So, para maging linear siya, dapat yung order is bababa to the lowest, di ba? Lowest. Parang naglo-lowest term. So, parang ganun yung order natin. So, kung titignan po natin, naka-cube. So, malamang, ang sunod po dito is m squared. Then, sunod, m. Kaya, naglagay po tayo ng 0 bilang ang 0 natin is magre-represent by the m squared, no? So, yan. So, ano ba yung possible factor ng negative 2? 1, 2 lang naman yan. So, try natin by negative 1. Kasi una, naka-negative yan. So, yan. So, bring down the 1. So, negative 1 times 1 is negative 1. 0 to negative 1, negative 1. Negative 1 times negative 1, positive 1. Negative 3 to positive 1 is equivalent of negative 2. Negative 2 times, negative 1 times negative 2 is positive 2. So, that is 0. So, pwede. Ito yung roots sa number 1. So, ayan. So, balik natin to auxiliary. That is m. Kung m cube yan, magiging m squared na lang. No? So, dito, negative m. Kung m squared dito sa 0, kung ang 0 po is magre-represent by the m squared, magiging m na lang. Diba? So, that is negative 2 is equivalent of 0. So, gagawin po natin yan. Synthetic ulit. Para hindi na siya masyado mahaba. No? 1 to negative 1 to negative 2. Possible factor ng negative 2 is positive negative 1 to. So, that is negative 1. So, 1, negative 1 times 1 is negative 1. Kasi nag-expect na kasi ako ng ganyan. Kasi una, nasa repeated tayo. So, malamang magre-repeat yan. Totally, hindi naman talaga mahaba yung order, no? O, hindi naman masyado malaki. So, negative 1 to negative 1, negative 2. So, negative 1 times negative 2, positive 2. So, that is 0, di ba? So, yan. So, ang natira, ito, kung m squared yan, m na lang, no? So, that is negative 2 equal to 0. So, ang gawin mo, i-transpose mo lang yung negative 2 sa kabila, magiging m is equivalent to positive 2. So, ang magiging, ano natin dito, ang magiging m1 natin dito is ito, then m2, then ito yung m3. So, malamang, tatlo ang roots na makukuha natin. Bakit? Kasi naka 3 order yan. So, that is the general solution, y is equivalent to c1 e to the negative x plus c2. Kaya lang, nag-repeat. So, nag-repeat daw. So, lagyan mo ng x. So, e to the negative x plus c3. No? So, hindi siya nag-repeat. E to the negative, positive 2x. So, from the x, no? Boundary, meron tayong boundary na x is equivalent of 0, then y is equivalent of 0. So, ang gawin po natin is substitute po natin dito yung mga boundary. So, yan. So, 0 yung y, then c1 daw is ang x po is 0. So, 0 plus c2 multiply by 0 multiply by e to the negative 0, no? So, yan. So, plus c3 multiply by e to the 2 times 0. So, simplify po natin, 0. Ito, e to the 0, 1. 1 times c1 pa rin. So, dito magiging, ito, equivalent of 1, di ba? Kasi e, negative 2 times 0 is 0. E to the 0 is 1. So, 1 times 0, 0. 0 times c2, 0. So, wala na yung c2. 0 na yan. So, dito na lang. 2 times 0 is 0. E to the power of 0 is 1. Di ba? 1 times c3 is c3. So, that is equation 1. Yan po yung magiging equation 1 natin. So, from boundary naman na x is equal to 0, then y prime is equivalent of 9. Sa madaling salita,
kailangan po natin kunin yung plus derivative ng general solution. So the derivative of y is y prime, no? So the derivative of c to the e to the negative x, siyempre alam natin yan. Alam nyo na yan, di ba? Kasi siyempre naka-exponential. Sir, alam ko po, pinapanood ko yung mga videos niyo sa playlist sa differential calculus. Pag exponential po yan, ang nagde-derive po dyan yung exponent ng isang exponential. So ano ba yung exponent ng isang exponential? Negative x. Ano ba yung derivative ng negative x? Negative 1. So yung negative 1, i-multiply mo sa c1, magiging negative c1 e to the negative x, no? So dito magiging product rule. Bakit? X and E. So apply mo ng product rule. So ang makukuha niyo, so siguro hindi ko na ipapakita yung ano natin, no? So yung pagkuha ng product rule nito. So alam niyo na yung kung paano ginagamit dahil dun sa problem number 22 natin is kumamit po ako ng product rule, no? So the derivative of C to X E to the negative 2X is negative C to X E to the negative X plus C to e to the negative x, no? Product rule lang yung ginamit natin. So dito naman sa c3, ang derivative ng c3 e to the negative 2x is, ang derivative ng 2x is 2. 2 times c3 is positive 2 c3 e to the 2x, no? So yan, isa substitute na lang natin yung ano natin, yung initial condition natin, no? So ang y prime daw is 9. So 9 dito, then negative c1 e to the negative 0 to C2 times 0 and negative 0 plus C2 to negative 0 plus 2 times C3 to the 2 power of 2 times 0. So yan, simplify natin 9. Ito is equivalent of C1 na lang. Bakit? Kasi e to the power of 0 is 1. 1 times C1, negative C1 is ano, negative 1 times negative C1 is equivalent of negative C1 na lang, no? So dito 0 yan. Then 0 naman ito, wala na yan. So dito magiging plus C2, no? Right? So dito 2 times 0, 0. E to the power of 0, 1. 1 times 2, 2 C3. So that is equation 2, no? So yan po yung magiging equation 2 natin. So una, meron pang second derivative. So ang kailangan natin gawin, mag second derivative. So the derivative of y prime is double y prime. So dito the derivatives nito is magiging, ang magiging derivatives na lang nito is magiging positive na lang, no? So magiging positive na lang 'yan kasi derivative of negative x negative 1. Negative 1 times negative positive c1 dito the negative x, no? So dito naman another product rule dito. So mag another product rule tayo dito. Product rule niyo ito. So magiging makukuha niyo diyan is c2. So marunong naman kayo mag-product rule, no? Kasi haba pa masyado kung i-product rule pa natin. So dito negative C2 e to the negative X, no? Then negative C2 e to the negative X. Then ito derivatives nito is 4 kasi 2 times 2 4. So 4 by general. Yan. So from boundary daw na x is equivalent of 0, then second derivative naman is equivalent of 0. So that is 0 equivalent of c1 e to the 0, no? Plus c2 times 0 times e to the 0. So minus 2 c2 e to the 0 minus c2 e to the 0. So dalawa yung e to the 0 dito. So check daw natin. Baka na double c1 C1 and C2. Then C2 another. Then C2 another. So, dalawa. So, dito plus 4. E to the 2 times 0. Huh? Yan. So, yan. 0 is equivalent of C1. Then dito, tanggal na ito. Then dito, negative C2 to negative C2. So, dalawa yung C2 natin. So, dito 4. So, C, ito wala na. Maging 1. So, plus 4 C3. So, that is equation. Equation, hindi pa natin yan may equation. Kasi, tignan nyo. Negative C2 to negative C2. So, pwede natin yan isum up. So, 0, 0 equal to C1. Negative to negative, negative to C2. Dahil may coefficient naman yan ng 1. Bawat isa. So, ito yung magiging
equation 3 natin, no? So, yun po yung magiging equation 3 natin. So, gagamitin natin yan, yung equation 3 natin, para makapag-eliminate tayo. At the same time, makukuha na po natin yung final answer, no? So, burahin natin ito sa, pause nyo lang mga equation natin. So, burahin natin problem. Pati yung boundary na lang. Ayan. So, ayan. So, general solution, yung ano pa lang, from equation 1, from equation 1, 2, and 3, no? So, ilagay natin yung mga equation 1 to 3. So, 0 yung equation 1, C1 plus C3, no? Then, equation 2 naman, 9 is equivalent of negative C1 plus C2 plus 2 C3. So, equation 3, 0 is equivalent of C1 minus 2 C2 plus 4 C3. So, yan po yung mga equation natin from equation 1 to equation 3, no? So, gawin natin. I-eliminate natin. So, madali lang natin ma-eliminate kasi tingnan mo, from equation 1 to equation 2, positive C1 to negative C1, 0 na yan agad, di ba? So, yan. So, dito muna tayo mag-focus sa equation 1 to equation 2, no? So, 9 is equivalent of negative C1 plus C2. So, ito tanggal, no? So, 0 plus 9 is 9. So, dito, ano mangyari dito? C3 kasi dito and C2. So, madali lang naman yan kung C3 to C2 yan. Diba? So, ayan. So, C equation 2. Eh, may 3 pala dito, no? Sorry. Meron ditong 2, C3. So, ayan. So, tanggal ito. Bali ito, C2 na lang dito. Natira. Eh, positive naman yan. So, C2. Then dito, C3. May coefficient yan na 1. Then dito, meron itong 2. So, 2 plus 1, 3. So, that is 3, C3. No? So, ang nakuha po natin ito is ito po yung magiging equation 4 natin. So, that is equation 4, no? So, yan po yung magiging equation 4. So, siguro abot pa tayo ng equation 5 dito. So, ngayon, titignan natin yung equation, ano ba yung natira? Equation 2 to equation. Ito naman, kung kanina, ang ginamit natin equation 1 to equation 2, ngayon gagamitin naman natin equation 2 to equation 3, no? So, burahin ko na lang ito. So, tandaan ng mga nakuha natin kanina. So, burahin natin. So, yan. So, equation 2 to 3, no? So, ang equation 2 is 9 is equivalent of negative C1 plus C2 plus 2 C3. So, equation 3 naman, 0 is equivalent of C1 to negative 2 C2, no? Plus 4, C3. So, yan. Ang gawin natin dyan, try natin. Ano ba may eliminate natin dyan? So, eliminate natin by, ano bang matatanggal dito? So, tignan nyo, negative C1 to positive C1, tanggal din dito. Tanggal din yan. Then, ito naman, positive 1 to negative C2. So, 9 dito. Then dito, magiging negative C2 na lang, di ba? Kasi, siyempre, ang C2 mayroong coefficient na 1. So, 1 to negative 2, negative 1 na lang. Imaginary may 1 na yan. Diyan. So, yan. So, dito naman, 4 plus 2, 6. So, plus 6, C3. So, that is the equation 5, no? So, yan pa yung magiging equation 5 natin. So, ngayon, from equation 1, from equation 4, to 5, no? So, from equation 4 to 5, ano ba yung 4 natin? So, 9. 9 equivalent of C2 plus 3 C3, no? So, equation 5 naman is 9 equivalent of negative C2 plus 6 C3, no? So, yan. So, madali na lang natin yan ma-eliminate kasi positive to negative tanggal agad, no? So, 9 plus 9 is equivalent of what? Ang 9 plus 9 natin is equivalent of 18. So, dito, 3 plus 6 is equivalent of what? Equivalent of 9. Tama ba? 9? Oh, 9 naman. So, yan. So, 9, C3. So, ngayon, i-divide mo na lang yung both side by 9, no? So, that is the C3 is equivalent of 2. No? Kasi 2 times 9 is 18. So, yan yung C3 mo. So, ang gawin mo, i-substitute mo yan from equation 4. Para makuha mo naman yung C2, no? So, from equation 4. So, 9 is equivalent of C2. Plus 3, di ba? Plus 3 from equation 4.
3 times C3. Ang C3 mo is 2. So, 3 times 2. So, 9 is equivalent of C2. So, 3 times 2 is 6, no? So, pag i-transpose natin sa kabila, negative 6. Negative 6. So, negative 6 to positive 9 is equivalent of C2 is equivalent of 3, no? So, yan po yung magiging C2 natin, 3. So, ngayon, ang kulang mo na lang yung C1. So, balikan na lang natin yung equation 1. Kasi ang equation 1 natin dito is ito. Yung 0 is equivalent of C1 plus C3, di ba? So, 0 is equivalent of C1. Ang C3 mo is 2, tama? So, 2 yung C3 mo. So, i-transpose mo lang sa kabila, negative 2 is equivalent of C1. So, yan na po yung magiging C1 mo. So, gawin natin. Balik tayo sa general solution. So, burayin na lang natin ito. So, tandaanin na lang yung nakuha natin mga value ng C, no? So, the general solution is Y is equivalent of C1. Ano ba yung C1? So, ang C1 po natin dito is negative 2. So, negative 2 e to the negative X. So, tandaan ang nakuha natin kanina na general solution. Kasi ilagay ko muna yung general solution natin. So, ang general solution po natin dito is Y is equivalent of C1 e to the negative X plus C2X e to the negative X plus C3 e to the 2X. Yan po yung general solution natin. So, nakuha natin yung C1 na negative 2X. Kaya nagiging ganito. So, yung C1, pinalitan lang natin ng negative 2. Then, plus C2. Ano ba yung C2? Yung C2 po natin dito is yung nakuha natin na C2 is 3 po. So, 3. So, plus 3 X, no? X e to the negative X. So, plus C3. Ano ba yung C3 mo? Ang C3 nyo po, ang nakuha po natin na C3 is negative. Eh, C3 pala, negative 2, no? Kung hindi ko nagkakamali, negative 2 ang nakuha natin na, o ano, nakuha natin, eh, positive 2 ata yun? O negative 2? Positive 2 ata. So, balikan natin, tingnan natin. So, yan, positive 2. Positive 2 e to the 2x. So, ito na yung magiging particular solution natin. So, pero mas maganda kung ipapactor out natin yung e to the negative x dahil mga common naman. So, y is equivalent of ganito, 2 e to the negative 2x. Yan po yan. Ito po yun siya. So, hindi siya common dito, no? Ang common na lang yung ito, pati ito. So, ipatas natin by order, no? So, katulad ng mga previous topic natin, pinapatas natin yan. So, negative 2 dito, then multiply by negative x. Kasi, e to the power of negative x, multiply mo sa 3x, ito ang lalabas. Kapag ito naman, i-multiply mo dito, ito naman ang makukuha mo. Then, ito, ito na lang. Yan. So, yan. So, ito yung magiging ano natin sa... Yan po yung magiging sagot natin sa particular solution problem number 23, no? So proceed po tayo sa problem number 24.